pagsitayo na po ang lahat. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit.
Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Purihin ang Panginoon. Awitan ng bagong awit. Panginoon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit saan ay ipahayag na ang puon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Ang puon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino mang Diyos, siya ay dapat katakutan. Ang Diyos ng salimbutan ay pawang mga Diyos-Diyosan. Ang puon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Lupa at langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikha ng nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita.
Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulunya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum." At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlong taot kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinamin-dami ng mga ketongin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila, si Naaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Bilang mga Kristiyano at tagasunod ng ating Panginoong Hesus, isa sa mga bagay na dapat nating gampanan o tungkulin natin ay ang pakikinig sa salita ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, isa marahil ito sa dapat nagbibigay ng kalakasan sa atin. Ang salita ng Diyos ay mensahe ng Diyos na nangungusap sa atin. Kaya nga, importante sa buhay pananampalataya natin ang palagi ang pagbasa ng salita ng Diyos. Dahil yan din ang tunay na magagabay sa atin upang tayo ay maging isang mabuting Kristiyano at tagasunod ni Jesus. Mahalaga ang salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos, tunay na nangungusap si Jesus. Pero maraming pagkakataon minsan, mga kapatid, na kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, tila nasasaktan tayo. Minsan nga may nagsabi sa akin, "Father, bakit ganun? Kapag nagsisimba ho ako, parang ako yung pinapatamaan ng salita ng Diyos na binasa. Father, pag nagsisimba ho ako at nakikinig ho ako ng salita ng Diyos, parang ako yung pinatutungkulan ng salita ng Diyos." Dahil mga kapatid, ang salita ng Diyos ay buhay. At kung ang salita ng Diyos ay buhay, patuloy po itong nangungusap sa atin. Dahil ang Diyos mismo ang nangungusap at buhay sa kanyang salita na ating napakikinggan na ipinapahayag sa loob ng simbahan, sa loob ng misa. Pero minsan, may mga pagkakataon
na tila ayaw natin pakinggan ng salita ng Diyos. Dahil hindi naayon sa gusto nating mangyari sa buhay natin. Kasi minsan ang gusto natin, dapat ang salita ng Diyos mabulaklak. Dapat ang salita ng Diyos laging may kabutihan para sa atin. Pero minsan ang salita ng Diyos, ito din ang mga pagkakataon na tayo ay pinaparangalan. Ito rin ang mga pagkakataon na marahil may mensahe ang Diyos na gustong ipaabot sa atin. Kaya nga minsan, nasasaktan tayo dahil marahil gusto ng Diyos na matuto tayo. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng aral sa salita na kanyang salita na ating naririnig. Mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan, si Jesus bumalik sa kanyang lugar, sa Nazareth, at doon nagpahayag siya sa loob ng sinagoga mula sa aklat ni Propeta Isaías. At sa kanyang pagpapahayag, marami ang namangha. Ngunit sa bandang dulo ng kanyang pagpapahayag, tila nandoon yung salita ni Jesus na magbibigay sa kanila ng aral. Nandoon yung salita ni Jesus na magtatama sa kanilang kamalian. Pero anong ginawa ng mga kababayan ng Panginoon? Ayaw nilang tanggapin ang salita ni Jesus dahil mapanakit. Ayaw nilang tanggapin ang salita ni Jesus dahil totoo. Mga kapatid, hindi natin pwedeng piliin ang mensahe ng Diyos para sa atin. Dahil ang mensahe ng Diyos, mapanakit man siya dahil ito ay katotohanan, ito ay nakakabuti at nararapat para sa atin. Hindi tayo pwedeng pumili at piliin lamang yung mga kaaya-aya. Kundi ang salita ng Diyos minsan mapanakit dahil may aral at totoo. Kaya nga mga kapatid, tanggapin natin sa ating buhay ang salita ng Diyos. Mapanakit man, ngunit may aral. Mapanakit man, ngunit alam natin na ito ang gustong ipaabot sa atin ng Diyos. At kung ano man ang gustong ipaabot sa atin ng Diyos, tandaan natin, ito ang pinakamabuti. Ito ang pinakamaganda. At ito ang pinakakaaya-aya para sa atin. Mga kapatid, ang buhay ng isang Kristiyano kulang kung wala ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ang buhay ng isang Kristiyano kulang kung hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Ang buhay ng Kristiyano kulang kung hindi tunay na isinasabuhay ang salita ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinanggihan si Jesus ng sarili niyang mga kababayan. Tanggapin natin siya ng may pananampalataya at manalangin tayo sa kanyang pangalan. Ang ating panalangin, Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ipahayag ng may katapangan at isabuhay ng may paninindigan ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan.
sa pamamagitan ni Kristo sa atin, nawa ay mapagtanto ng sangdaigdigan ang bukal ng tunay na karunungan. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga Kristiyanong magulang, nawa ay maging matatag sa pagsunod kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga may sakit na nabibigatan sa buhay, nawa ay madama ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga tapat na yumao, nawa ay tumanggap ng kaligayahang walang hanggang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Makapangyarihang Ama, walang sino man sa amin ang makalalapit kay Kristo kung hindi mo ito ipinagkaloob. Gawin mo kaming iisa sa Kanya upang makapiling ka namin magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas
sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat.
announcement, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na September 7, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.